So guys, ito yung ating printer na may problema sa kanyang color print out. So ang nangyayari kasi hindi na masyadong na the re-reflect yung cyan, yellow at saka yung magenta. So ang model ng printer natin ay yung DCP T710W na brother print out. So, ang nangyayari kasi sa printer na to, matagal na hindi nalagyan ng colored ink yung cyan, magenta at yellow. So sa tingin ko nag-clog or nagbara na yung tube niya. So ang gagawin natin ngayon, i-unclog natin yung tube niya. So ito nga pala yung resulta ng printout. So kung makikita nyo dito, hindi masyadong klaro yung magenta, cyan at yellow. Dito naman sa tinry ko na scanner, so itinry kong scan yung 50 pesos. So dapat ganito yung magiging output niya. So pag pinotocopy mo yun, medyo orange, pero ito yung output niya. Parang na-black siya or hindi klaro yung band niyang color. So ang gagawin natin yan, i-unclog natin yung tube ng color sa printer na to. So ang gagawin muna natin, buksan natin itong printer. Best friend guys, tatanggalin natin itong cover na to. So, may makakip lang naman niya. So, medyo galaw-galawin nyo lang. Yeah, tanggal na. And then dito sa bandang panan ni Mike, nandito yung print head niya. So kailangan natin itong move papunta dito sa gitna. So nakalakyan, minsan nakalakyan. So hindi natin may ipod dyan. So nadali natin itong bilog na to. Eto. Itutulak niya ng palayo sa atin. Ulak niya, itulak. And then try niya na dito, yan, move na siya. Yan, set na siya. So, gagawin natin ngayon dito, tatanggalin natin itong cover, no? Print tap head. Then, yan, ito na yung chips ng print head. So, ang gagawin natin ngayon, no, makikita kayo dito na parang silver na clip. Ito yun. So, yung pupush lang natin pa palikod. And then, ito naman yung pinaka strip niya or yung line strip or yung communication script na galing sa board pupunta sa printhead. So, ito yung orange na cable. So, gagawin natin dyan at tandalin din natin. So, meron ditong black clip. So, ipupush up nyo siya. Yan. So, para marilis siya. So, dahan-dahanin lang natin. And then, huwag nating hawakan yung pinaka contact niya. So, mahirap maghanap ng parts ng ganito. Tandalan natin siya. Damat lang natin. Drunk lang siya. Narinig din na yung ating. So, ito yung kinagmumula ng problema, bale. Ito yung... So, ito bale yung black, yellow, magenta, at cyan. So, itong silver na to, push lang natin pabalik. Yeah, tandaan na yung clip. And then, pwede na natin siya mayamat.
So, ito na yung pinagmumula ng problema. Itong apat na butas na to. So, ito yung una, yung... Subali, ito yung mga color coding. Black, yellow, cyan, at saka magenta. So, makikita nyo naman dyan kung alin-alin yung mga kulay. So, ang gagawin natin ngayon, i-unplug natin siya. Gamit itong 10mm na syringe. So, itong 10mm, sa po siya dun sa butas ng pinaglalabasan ng ink. So, ang gagawin natin, hihibupin natin siya. So, ang kailangan natin na isang laga yan. Nakagaya nito. So, para doon natin ibubuga yung ma-exist nito. So, try nyo natin i-unclog yung magenta. So, i-unclog muna natin yung magenta color. Ihigupin mo lang siya ng syringe. Yan, makikita nyo may nadala siya. Then, ibubuga nyo lang doon siya. Sa container. Then, gamit ulit kayo ng tissue. Then, sunod naman yung saya. So, tapat lang doon sa butas ulit. Tapos, tidukin nyo ulit. Dami na ko ba? Sunod natin ay yung yellow. Punas ulit ang tissue. That's it guys. What one thing tissue ra. And then, babalik na ulit natin yung mga connection. So kung paano natin tinanggal kanina, dami lang din natin kakabit. Yan ang guys, babalik na ulit natin. So, unahin muna natin itong tube na daanan ng ink. Then, ito yung clip. So, ito po yung clip. Then, boom. Green head chips. Then, balik natin itong connector niya. So, susubsok lang ulit naman natin yan. Sabay natin lalap yan. Kaya nakalap na siya, intact na. And ibabalik na natin yung printer head cover niya. Nakapatong lang naman yan. That's it guys. So yun guys, nabalik na natin yung cover ng printhead. Yan, ibabalik na natin itong cover na to. So yan, tap na siya. So, yun natin baba ulit. Oops. Yan. So, ito yung pinaka lever niya. Balik lang natin. Wait lang na unta. Pasok niya lang siya dyan. Then push. Check.
the moment of truth. That's it. So, buhayin natin yung printer, and then, gagawin natin, i-cleaning muna natin siya, i-deep cleaning muna natin siya. So guys, ngayon, gagawin natin, I'm out. Deep cleaning tayo ng mga nasens. So, punta tayo dito sa menu, then maintenance, then, yeah, select niya yung cleaning option. Select niya lang yung, let's say, all na lang. Controllers, then strong desk, then press start, and then magki-cleaning na yan, and then, after 2 minutes, makikita natin yung resulta ng pag-unclog natin sa print head ng mga polars. So, let's wait until matapos itong cleaning na to. Guys, nag-aasya kung kikling ba natin yung nasen. So, i-click lang natin yes. Iyan natin siyang print para mabita natin improvement nung apat na kulay, yung magenta, cyan, at yellow. So, yan. So, ito na yung naging result na print out niya. So, makikita niyo, na-reveal na yung tunay na kulay niya, yung magenta, cyan, yellow, and then ito yung black form. So, punin natin yung print out natin earlier. Yes. Eto. So kung makikita niyo dyan, hindi masyadong klaro yung mga kulay niya. So ito yung print out before tayo mag-declog ng ating printer. So ito naman yung print out after declogging. And then, ito yung try natin na photocopy ng 50 pesos. Hindi pa natin natitiklag yung printer, so try ulit tayong mag photocopy sa 50 pesos. C. Color natin. Kita nyo, klaro na yung pagkaka photocopy niya. Compare natin dun sa isa na photocopy natin earlier before the declogging. Ito yung before, and then ito yung after. So makikita niya talaga yung pagkakaiba niya. So, that's it guys. So I hope na may natutunan kayo sa pag-declog or pag-cleaning ng DCP-T710W na Brother Printer. And so hanggang sa next video natin, and don't forget to subscribe and follow Bitoy's World TV channel. Thanks for watching!